standard. Standard, a measure of acceptable performance established by management as a guide in making economic decisions. Standard is a benchmark or norm for measuring performance. Okay. Para masabi natin na ang performance na naganap is acceptable, dapat meron tayong standard. Kumbaga, dapat meron tayong benchmark or meron tayong mga criteria para masabi natin na acceptable performance yung naganap. Kumbaga, yung standard, ito yung benchmark or norm for measuring performance. Kumbaga, ang standard is ito yung dapat, or yung should be na dapat na performance. Kumbaga ulit, yung standard, ito dapat yung should be or yung dapat na mangyari na performance. Quality standards indicate the quantity of raw materials or labor, time required to produce a unit of a product or to provide services. So, ibig sabihin lang ng quantity standards, ito dapat yung quantity ng raw materials or yung dapat na labor time. Kumbaga, ito yung should be na quantity of raw materials or should be number of labor time required to produce a unit of a product or to produce services. Cost standards indicate what the cost of quantity standard should be. So, ito naman yung cost standards. Kumbaga, ito lang dapat, ito yung should be na cost mo. Kumbaga, ito lang dapat yung cost of materials used or ito lang dapat yung cost of direct labor na mai-incur ng company. Ito yung should be cost, kumbaga. And yung cost na binabanggit dito, cost standard, ang cost na tinutukoy dyan is yung manufacturing cost. And yung manufacturing cost, so alam naman natin na ang manufacturing cost composed siya ng direct materials, direct labor, tsaka factory overhead. Yun yung tinutukoy ng cost. Yun yung tinutukoy na cost dun sa term na cost standards. Variance. Variance, the difference between actual cost and standard cost. It should be described as favorable or unfavorable. So, kapag may pagkakaiba dun sa actual cost compared sa kung ano dapat yung cost, kung ano yung should be na cost, or kung ano yung standard cost, meron yang variance. And ang variance nga, it can be a favorable variance or unfavorable variance. So, to illustrate yung variance, kunyari, meron kang standard cost. Kumbaga, nag-set ka ng standard cost na 10 pesos per unit. And, ito yung standard cost sa sinet mo. Ang nangyari, ang naging actual cost talaga ng product mo is 11 per unit. So, may difference. Actual cost and standard cost. So, may difference na 1. And ang variance nga, describe as favorable or unfavorable na to. So, sa case na to, itong piso na difference ay unfavorable. Bakit siya unfavorable? Kasi yung standard mo is 10. Kumbaga, eto lang dapat yung cost mo.
ito lang dapat yung should be na cost mo. Pero ang nagastos mo lang, or ang nagastos mo talaga is 11. So, sobra ka ng piso. So, since sobra ka ng piso, unfavorable. Lagpas dun sa standard mo. Lagpas dun sa should be na cost per unit. Lagpas dun sa expected na cost mo na 10 peso per unit. Standard costing control loop. So, number one, establish standards. Kasi nga, yung standards, yun yung criteria or benchmark for measuring performance. Next, measure actual performance. So, ito na, kumbaga, yung sa number one, ito yung expected mo na mangyayari or ito yung should be na dapat na performance. Then, yung number two naman, ito naman yung actual na nangyari, actual na performance. Number three, compare actual performance with standards. So, pagkukumparahin mo lang yung standards na ina-establish versus dun sa actual performance na nangyari. Then number four, analyze the variances. So pag may difference, so most of the time may difference yan, analyze variances. Number five, investigate the variances that are material or significant in amount. So ibig sabihin lang naman nun, kung ang variance na nakuha mo is insignificant or immaterial, pwede mo na yung i-let go. Kumbaga, pabayaan mo na lang kung napakaliit lang naman at napaka-immaterial ng amount. Pero kung ang amount ay material or significant, kailangan mo mag-investigate. Kumbaga, bakit? Sino ba ang dahilan? Kumbaga, anong department or anong group yung dahilan? Bakit may variance? Number six, take corrective action when needed. This may include revision of standards. Material standards. So kung maaalala niyo pa kanina, yung cost sa standard cost is referring actually dun sa manufacturing cost, which is materials, labor, and factory overhead. So dun muna tayo sa material standards. Number one, standard price per unit should reflect the final delivered cost of materials, net of any discount, and inclusive of allowances for handling cost. So yung number one, standard price per unit. Kumbaga, ito yung should be na price per unit. Standard quantity per unit should reflect the units of materials required to produce each unit of product, including allowances for unavoidable wastage, spoilage, as well as other normal inefficiencies. So yung number 2 naman, ang binabanggit naman dito, standard quantity per unit. Kumbaga, ito yung should be the number ng quantity of materials na kailangan para mabuo ang isang unit ng product. Variance analysis. In materials, labor, and variable factory overhead cost, the variances are analyzed using the two-way method. So variance, ito yung difference between the actual performance and standard performance. So, ina-analyze siya using two-way method. So, letter A, efficiency variance or quantity or time variance and spending variance or price or rate variance. Variance computation and analysis, materials. Materials cost variance is equal to yung difference lang ng actual materials cost and standard materials cost. Actual, yung actual na performance. Standard, yung should be na performance. So, yung difference ng dalawa ay variance. No? And ang analysis,
ng materials cost variance is una, ito, yung actual quantity, or sorry, yung materials cost variance. So, ang analysis sa kanya is composed siya ng spending variance, spending or price variance, and efficiency or quantity variance. So, how to determine the spending or price variance? So, siya ay difference lang ng actual quantity or actual price, AQ times AP, and yung actual quantity times the standard price, which is AQ times SP. AQ means actual quantity, AP means actual price, SP means standard price. So, sa efficiency naman, sa efficiency, para ma-compute siya, actual quantity times standard price, ito yun, and standard quantity times standard price, SQ times SP, standard cost ng material. So, difference ng dalawang to would be efficiency or quantity variance. So, meron lang akong gustong i-emphasize dito. Materials. So, tayo ngayon nasa materials. Kapag ang quantity, ang quantity purchase is equal to quantity, ang quantity used, pwede nating pagsama-samahin ito sa ating template. Kung baga ganito ang mangyayari. AQ times AP or AKAP. AKAP. Then, ito, AQ times SP or AXIP. AXIP. AQ times standard, AQ actual quantity times standard price. And ito, SQ times SP or 6SIP. AKAP, ito yung AKAP, ito yung AXIP, ito yung 6SIP. Kumbaga, pag binasa natin. Yung difference ng AKAP at AXIP, ito yung materials spending variance or material price variance. And yung difference naman ng AXIP sa 6SIP, yan naman yung materials efficiency variance or material quantity variance. AKAP, AXIP, 6SIP. Ito ay applicable kapag ang quantity purchase is equal to quantity used in production. Ngayon, most of the time, ang quantity purchase is not equal. Palagi, most of the time yan. Quantity purchase is not equal to quantity used. So, syempre, pag bumili ka ng materials, hindi naman palagi yung pwede yung, kung ano lang yung bibilihin mo, yun na din yung gagamitin mo. Kumbaga, kailangan mong magtira dun sa quantity purchase mo para sa mga susunod mo na usage ng materials. Kumbaga, nagtitira ka dapat ng spare materials. Nagtitira ka dapat ng buffer materials. Kaya, quantity purchase not equal to quantity use, which is most of the time, ganyan. Kapag ganyan naman, ang gagamitin natin na template is AKAP times AXIP. Ah, sorry, AKAP. AKAP pala, sorry. AKAP, then AXIP. Ayan.
Then, uulitin lang natin itong axis na to. Axis. Then, sick, sip. So, ano yung pagkakain may dun sa una? Kumbaga, naging dalawa yung axis. So, yung difference na to is yung material variance or material. Ito naman, material efficiency variance or material quantity variance. Ngayon, dito kasi sa difference ng AKAP at AXIP, so papansin natin, common sila sa quantity na basis, which is actual quantity. At magkaiba sila dun sa price. Kumbaga, kino-compare natin yung actual price sa standard price, kaya siya spending variance. Presyo ng materials ang pinagkukumpara natin. And yung actual quantity dito, sa dito sa material spending variance or material price variance is yung quantity purchased. Yan. Ito yun. Since hindi equal ang quantity purchased sa quantity used, yung sa baba naman, yung actual quantity na ilalagay natin dito is hindi yung quantity purchase, yung actual quantity naman dito sa materials efficiency variance or material quantity variance is yung quantity used. And pansin naman natin dito, ang common naman kay AXIP at SIGSIP is yung SP, yung standard price. Kasi nga, efficiency ang kinukumpara natin. Common yung standard price, magkaiba sa quantity. So, kapag efficiency kasi, ang panungkat natin doon, syempre, yung number of quantity na involved. Kaya dito, quantity yung magkaiba sa kanila. And again, yung actual quantity dito is yung quantity used. And yung SQ naman na tinutukoy dito is actually standard quantity, yun yung standard quantity, standard quantity applied to actual production. That is actual production times standard quantity ng material per unit. Okay, mamaya natin i-elaborate ito pagdating natin sa problem solving. Kasi gagamitin natin itong mga template na to sa problem solving. Sa pagkukompute ng variance ng materials.